Kumusta mga kaibigan? May bagong pag-uusapan na naman tayo ngayon. Pero bago nga yan, ay huwag nating kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-click na rin ang notification bell para lagi tayong ma-inform sa mga interesting basketball updates. Shoutout nga pala kay Roger Uy, bumili ng sapatos. Ang New York Knicks guard na si Derrick Rose ay nakitang nakikipag-workout mga kaibigan sa former All-Star teammate na si Joakim Noah. Ang dalawang mag-teammate na ito ay nagkasamang muli mula noong kapanahon na nila sa Chicago Bulls. Ang long-time buddies mga kaibigan ay nag-teammate rin during sa kanilang stint kasama ang New York Knicks noong 2016. Itong si Derrick Rose ay iginugol ang total of 9 seasons kasama itong si Noah. Itong si Joakim Noah mga kaibigan ay nasaksihan ang pag-angat at pagbagsak nitong ni Derrick Rose mula sa kanyang career. Mula sa pinangalanan itong youngest MVP sa NBA history patungo sa nakuha niya mga kaibigan ang kanyang ACL tear at sumailalim sa multiple surgeries. Pareho rin sa point guard mga kaibigan, ang big man rin mga kaibigan ay dumaan rin sa maraming pagsubok na kung saan nagkaroon nga ito ng multiple awards mula sa Defensive Player of the Year patungo sa All-NBA Defensive Team Selections. Ang duo ay nagkaroon ng maraming tagumpay during sa kanilang run kasama ang Chicago Bulls at sila ay nakikipaglaban sa lahat ng mga NBA teams sa Eastern Conference during sa kanilang kapanahunan. Nagawa nga nila ang 7 straight playoff seasons. Sa katunayan mga kaibigan ay pinangunahan nga rin nila ang Bulls para sa dalawang number 1 overall seeds sa Eastern Conference Finals berth. Kung babalikan, ang Knicks guard mga kaibigan ay gumawa ng autobiography na tinatawag nga itong I'll Show You na kung saan idinitali nga niya dito kung gaano kahalaga ang relasyon nitong ni Derrick Rose kay Joakim Noah hanggang ngayon. Itong si Noah ay huli ngang nakapaglaro sa NBA kasama ang Los Angeles Clippers. Ngunit siya naman ay na-waive noong December 2020. Hanggang sa ang former Knicks mga kaibigan ay in-announce na nga niya ang kanyang retirement noong buwan ng March 2021. Sa kabilang balita naman mga kaibigan, ito ay ligtas sabihing itong si Chris Paul ay motivated na siyang gustong makabalik sa NBA final stage pagkatapos nga ang Phoenix Suns mga kaibigan ay natalo sa titulo laban sa koponan ng Milwaukee Bucks. Ayon pa nga kay Chris Paul, hindi pa nga raw naging maayos ang kanyang pakiramdam at sa ngayon nga raw nang matikman ang araw niya ang experience sa finals. Siya na nga raw ngayon ay na-addict at isang bagay na ang ibig sabihin ay uulitin niyang makabalik at makapaglaro sa NBA Finals. Habang itong si Chris Paul ay kailanman hindi nanalo ng championship, paniguradong siya naman mga kaibigan ay magiging future Hall of Famer na siyang itinuring na isa sa best point guard sa NBA history. Ang kanyang resume ay kabilang na nga rin dito ang 10 All-NBA selections, 9 All-Defensive selections, at Rookie of the Year, 6 steals titles, 4 assist titles, at 11 All-Star Game selections. Sa kabila sa lahat ng accomplishment na ito noong huling season mga kaibigan, isa nga siya sa naging malaking susi para magtungo ang kuponan ng Phoenix Suns mula sa kanilang NBA Finals appearance sa unang pagkakataon sa kanyang career mula nang pumasok ito sa NBA noong 2005. Itong si Chris Paul ay iginugol ang kanyang buong career kasama ang mga teams na ito ng New Orleans Hornets, Los Angeles Clippers, Houston Rockets at Oklahoma City Thunder bago pa man siya na-acquired ng Phoenix Suns sa pamamagitan ng trade sa panahong 2020-21 campaign. Naipamalas nitong ni Chris Paul mga kaibigan na hindi lamang siya isang veteranong leader para sa Phoenix Suns franchise na siyang hindi pa nga nagawa ang playoff simula pa man noong 2009-2010 season. Pinangalanang muli itong si Chris Paul sa All-Star Game habang nakapag-average ng 16.4 points, 8.9 assists, 4.5 rebounds at mayroong 1.4 steals per game habang siya ang nagti-take over mula sa mga crunch time. Ang 36-year-old ay tiwalang-tiwalang ang Phoenix Suns ay ang makakatulong sa kanya na ma-reach nilang muli ang NBA Finals na kung saan mai-consider na rin na siya ay sumang-ayon na bumalik sa team na ito para sa 4 na taong kontrata sa halagang $120 million contract sa off-season na ito. Kumpara naman sa mag-sign mula sa ibang mga NBA teams nang tinanggihan nga niya ang kanyang previous deal.
ang kumpiyansa nitong ni Chris Paul, mga kaibigan, ay hindi pa rin magiging madali mula sa Western Conference crown. Dahil karamihan sa mga NBA teams ngayon mula sa Western Conference ay nag-improve na rin. Kasama na nga rin dito ang Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Utah Jazz, Denver Nuggets at ang kupuna ng Golden State Warriors na siyang makakabalik na rin itong si Klay Thompson. Ngunit may katotohanan rin naman ang mga sinabi nitong ni Chris Paul dahil ang Phoenix Suns sa ngayon, mga kaibigan, ay nagkaroon na ng playoff success na pwede nilang magagamit sa pagpasok next season. Lalong-lalo na na mayroon nga silang all-time point guard na papangunahan ang daang ito. Sa kabilang balita naman, dalawang former NBA All-Star na si Rajon Rondo at DeAndre Jordan ay magiging potential na buyout addition para sa kuponan ng Los Angeles Lakers sa iilang punto sa 2021-22 season. Dahil ayon sa report ng ESPN na si Ramona Shelburne, sinabi nga niya, mga kaibigan, na itong si Rajon Rondo ay naging strong candidate para makabalik sa Los Angeles Lakers kung sakaling ma-both out man ito ng Memphis Grizzlies. Itong si Shelburne rin na siyang nakaplug, mga kaibigan, bilang naging reporter ng Lakers ay na-mention nga rin niyang itong si DeAndre Jordan ay naging option na rin para sa Los Angeles Lakers kung sakaling ma-both out man ito ng Brooklyn Nets. Hindi na isang sorpresa na magka-interest talaga ang Lakers dito kay Rajon Rondo dahil ang player na ito ay nakapaglaro ng integral role sa court maging sa locker room na kung saan ay naging malaking parte nga siya sa Lakers run noong 2020 NBA Championship sa bubble nang siya nga ay nakapag-average sa postseason, mga kaibigan, ng 8.9 points, 6.6 assists, 4.3 rebounds, 1.4 steals at nakapag-shoot ng 40% mula sa 3-point range. Ang kanyang leadership at intelligence ay hindi masukat, mga kaibigan. Sa katunayan, itong si Frank Vogel, LeBron James at Anthony Davis ay kabilang sa mga taong humanga sa basketball IQ nitong ni Rajon Rondo. Itong si James at Rajon Rondo ay nagpalitan pa nga ng heartfelt appreciation message matapos ngang nag-sign itong si Rajon Rondo papunta sa Atlanta Hawks noong November 2020. Gayon rin na sinabi nitong ni Frank Vogel na mamimiss nga raw nila itong si Rajon Rondo. Siya nga raw ay naging big part mula sa kanilang matagumpay na campaign. Sa ngayon, ang Los Angeles Lakers ay mayroon pang tatlong bukas na roster spots at sila nga ay inireport na hanap nga nila ngayon ang dalawang spots bago pa man ang season at i-reserve ang isa para sa buyout addition. Dahil ang Los Angeles Lakers sa ngayon ay matindi ang pangangailangan ng true point guard. Habang si Jordan naman, mga kaibigan, isang 32 years old, ay nakapag-put up ng 7.5 points at 7.5 rebounds sa lahat ng 57 appearances para sa kupuna ng Brooklyn Nets noong 2020-21 season. Ayon nga sa Nets reporter ng The Athletic na si Alex Schiffer, mga kaibigan, in-report nga niya na ito ay isang sorpresang itong si DeAndre Jordan ay mapapasama pa rin sa Brooklyn Nets kung sakaling ang training camp ay masisimula na. Ang team, mga kaibigan, ay bukas nga silang i-trade itong si DeAndre Jordan sa halos buong summer na ito. Turn left or turn right or look straight ahead.